yung hindi ka na niya mahal bigla. Will you love the ex-boyfriend of your friend? Biglang mag-chat-chat sa akin or makikipag-quitun. Parang ako, ako mismo, ma-awkward ako. Kukunin ko si Papa. Doon ko mapapagod. Yeah. Sa taong yun lang. Pero after that, magmamahal ka pa rin. Guys, so bakit ako nakaganito? Siyempre, kailangan mag-feature at mag-face mask kasi kadarating ko lang dito ngayon sa condo ni Krisha kasi kawawa naman siya dahil itong bago mag-Christmas time, eh wala po siya makakasama, mag-isa lang siya. So for tonight lang naman, sasamahan ko siya at mag-overnight ako sa kanya. So ayun, kwentuhan lang kami, pero uuwi na ganda ako kinabukasang maaga. At eto na, nakapantulog na ako agad. Pero rin, baglingin na lang ako. O diba, gusto mo ba yung ready na ako, nakapantulog na agad. So eto na, punta na tayo sa kanyang room, patakinan natin siya. Namakinga. Hello! Hi! Ano? Kaya, nakapagama na siya. Nag-usap kasi kami na pajama party to ah. Oh, sige na, papasok na. Tanggalin ko na ito. Di ako makahinga. Let's go! Mag-disinfect din. Okay guys, so ayun na nga. Nagsinit ako ng tubig. Ayan, may crinkles dito. Kape tayo. Sige. Actually, pamparelax ko yung ano, yung bago matulog, magkakape ka muna, tapos kakain ng konti. Midnight snack, ganyan. So, ako talaga, coffee lover talaga kasi ako eh. Ako din. Pero, ano? Hindi, promise, mahilig talaga ako magkape. Lalo na kapag alam mo, hindi ako makatulog. Baliktad nga eh. Parang, pamparelax ko talaga siya. Yung, okay. Isip-isip, kwentuhan. Oo nga. Sige. Kuha lang ang kape. Uy, wait lang, may dala ko. Wait lang, kunin ko lang sa bag ko. Wait! Ha? May dala ko. Wow, may dala ko. O, diba? Girl Scout, ready. Hindi, kasi favorite ko kasi to. So, ito. Twin pack siya, kape ko Blanca. So, parang naalala ko ito yung nilagay mo sa ano, sa in-offer mo sa akin sa isang vlog, yung sardinas kape. Sardine ba yun? Ah, oo. Oh, 'di ba? Talagang noon pa lang, alam na ni Krisha na mahilig talaga sa kape kasi sabi ko sa kanya yung kape isabaw po niya sa kanin. Oo. Diba, nagsabaw ka naman po sa kanin dati. Ang sarap. Nawirduhan ako pero masarap siya. Hindi siya kumapili din talaga ako sa kape. Ayoko nang masyadong yung sobrang tapang or what. Saka yung creamy. Ayan. So, ito. Parang if, ano 'yan? Ito ba yung creamy? Oo. Ito, creamy na siya dati pa pero mas pinaka-creamy pa siya. So, creamier siya. So, ayan. Tiklanan natin. Sige, I'll get spoon. Naamay ko na siya. Bango. Yummy. Yan. Lagyan natin ng sardinas. Ayan. Tapos, yan. Yung isa sa'yo. O, diba? Twinning talaga tayo. Ang sweet naman yan. Twinning na po kami ng pajama ngayon, pati sa kape. Diba? Pinuntahan na nga ako. Pinimplahan pa ako. Sana all may kara. Wow. Okay. So, ayan. Yun. Thank you. Cheers. Leche. Sarap. Creamy nga siya. Creamier siya. Sarap. Alam mo ba, pag ano, pag nagkakape ako, pag mayroon akong pandesal or biscuit or kahit na ano, kahit na anong pagkain ha, pwedeng isaw-saw, ginagawa ko. Parang ito. Talaga? Pwede ko siya isaw-saw. Ganyan ginagawa ko. Madami ako mga inaano dito kay Krisha. Yung mga tinuturo ko, ano-ano. Tinuturoan mo nang ibigay. Malakas ko maka-influence sa kanya. Sa totoo lang. Di ba? So, yun. Bagay. Ayan, naging midnight snack na kami ngayon. Maya-maya ano, nag-post ko siya ako sa Instagram. Nang mga pwede kayo magtanong sa atin. Ah, talaga? Nag-post ako kahapon na pwede kayo magtanong sa amin ni Krisha dun sa picture na pinost ko. Okay. So, pabasahin ko ngayon yung mga ibang tanong nyo about life, about love, about kung anik-anik. So, mamaya, dun ang amin sa bed. Ayan, sasagutin namin yung mga tanong ninyo. Creamier siya, no? Pero lasa mo pa rin yung kape.
So mula ngayon, mahahawa ka na din sa akin. Yeah. Ayun na rin yung magiging favorite coffee mo, Coffee Co Blanca. Diba? Yeah. In fairness. Nag-iced coffee ka din? Minsan. Pero mas gusto ko yung hot. Mm. Coffee po tayo! May katabi na ako. May katabi ang matulog! Okay guys! So ito, andito na kami sa kama. Kinontinue pa rin namin yung aming pag-relax sa pamamagitan ng pagkakape. At may napansin ako kanina. Meron marami pong Barbie si Krisha. Oo. Mahilig siya sa Barbie at mahilig din po ako sa Barbie. Kaya nung nakita ko, ang dami Barbie! Ano yan, Barbie doll ko pa since bata. Ako din ganun ako. Ako naman, bihira ako magka-Barbie dati kasi nga, parang hindi ka ako makabili ng Barbie kasi mahirap lang kami. So nakikihiram lang ako sa mga kaklasik yung mga Barbie nila. Aww. Ako naman pag Christmas, yun lagi ko hiningi kay Lola, sa mga Barbie. Auntie ko. Para dumami yung Barbie ko. Hi Auntie, Barbie doll, okay na po ako. So ayun na nga. So eto na, give ka na. Eto na yung mga tanong nyo guys, sasagutin namin. What are the things make you fall out of love? Aww. Ano, pag binabawalan ako ng gagawin ko sa buhay, yung gusto ko talaga. Adin din na fall out of you. Parang, syempre, para sa akin, you only live once, tapos bawal ka mo. Yun. Ako naman pag ano, kapag sinungaling. O ayoko talaga na sinungaling. Mm-hmm. Yung halimbawa, huling-huling, di pa aamin. Oo. Yun yun. So, dun ka na ano? Dun ako na ano, na fall out of love. Sa tingin niyo po ba, anong pwede maging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan niyo? Kukunin ko si Papa. O game. Kapag sa lalaki, pag issue ng lalaki. Feeling ko. Pero imposible naman yun eh. Oo. Hindi ba? Pareho tayo ng taste. Hindi. Hindi ko hindi tayo same. Hindi pa namin alam. Pero, may rules. Ano ba? Ewan ko. Pero hindi ko kayang gawin. Aww. So yun, wala. Diba? Oo. Feeling ko ano sa'yo? Ano? Pag magsinungaling siguro din ako. Kasi ano? Ayaw mo nga ng sinungaling. Ah, sinungaling. No. Pwede. Successful career, business, or true love? Anong pipiliin mo doon? Career. Tapos, papasok na yung love. Pag isa lang talaga. Halimbawa, isa lang talaga. Pwede mong piliin. Ikaw. Career na lang. Mm-hmm. Ikaw. Pag-iisipan ko. Love? True love na lang siguro. Kasi sa panahon ngayon, may hirap mahanap yung true love. So, yung true love. Kung halimbawa wala man akong career, tapos yung true love ko, may maganda siyang career or business, pwede na rin. Para nakakasama na rin ako. Oh. Pag siya yung nakatuluyan ko. Ganun! Gabi! Plus romantic! If someone you love cheated on you, would you be willing to give them a second chance? No. Never ka pa nabigyan a second chance? Pag niloko ganun. Actually, magaling ata lahat ng ex. Hindi ko nila huli. Hindi kasi ako pakialam meron ng phone. Ay, ako din. Parang hindi talaga. Kaya hindi ko na huli. Ako before, yes. Kapag nag-cheat sa akin, lagi ko pinapatawad. Pero noon yun ng bata pa ako. Eh, syempre nakakapagod din magbigyan ng second chance. So, if ever mangyari siya ulit, hindi na. What's your biggest fear about relationship? Yung hindi ka na niya mahal bigla. Yung ayaw na niya. Yung ganon? Oo. Ako naman, biggest fear, yung ano, natatakot ako na ipagpalit ako. Okay lang sa akin kung hindi niya na ako mahal bigla, kung dahil lang sa ugali. Yung maghihiwalay kayo nito. Pero pag alam ko na ipagpapalit ako sa iba, na may kapalit, kaya niya ako iniwan. Parang ang sakit. Parang pag-explain mo, nasasaktan na ako. Diba? Yeah. Well, mahirap naman talagang tanggapin kapag ano eh. Sinabi sa'yo bigla ng partner mo na hindi nakasamahan. Oo nga eh. Wait lang, may tanong ako. Na-experience mo na yung sinabi sa'yo na hindi nakitamahan. Yes. As in sinabi. Sinabi niya talaga. Ako din na-experience ko yun. Oh, ang sakit. Hindi na kita mahal. Anong reaction? Ako nagula. Hindi ka nagmakaawa? Ha? Hindi ka nagmakaawa? Hindi eh. Wala ka pala sa akin eh. Pero ako talaga.
Eh, sinabi ko lang, hindi siya makaawa. Parang sinabi ko lang baka pwedeng ayusin or, you know. Ah, ako hindi. Parang hindi ko kasi kayang tumanggap ng rejection. Ewan ko, parang yun yung pinaka nakakaano sa akin, nakaka-apekto kapag nire-reject ka. So, nung dati, before, nung sinabihan ako ng gano'n na hindi na kita mahal, maghanap ka na lang ng iba, maganda ka naman. Sakit! Parang OMG. Grabe ang sakit. Tapos alam mo yung feeling na hindi mo kayang, hindi eh, please, please, gano'n. Pero, pass na yon at ayoko na siyang kalalahanin pa. Pero alam mo, mabuti rin minsan na naghiwalay kasi meron pang palang better person. Oo, ipagpapasalamat mo talaga yun eh. Di ba? Na, ah, kaya pala nangyari. Oo. At least happy tayo ngayon. Oo. Cheers! Cheers! Dahil dyan, cheers! Noon. Okay. Okay. Shado tayong sigurasa dito. Kaya nga eh. Basa na, kilikili ko. Putik. What's your favorite memory together? Yung kahapon! Grabe talaga! Ang saya talaga kahapon! Grabe! Yung isasagot ko, yung kahapon! Sobra! Kaya nga! Parang, grabe yun! Parang ano, kasi parang bigla kami nag-share lahat ng mga, ano, mga personal things na, na lalo ko nakilala kayo. Oo. Para nagkakilanlan. Oh. Hindi at saka din dahil din nga pandemic, syempre ang tagal-tagal nating hindi nakakalabas. Yung parang feeling mo pag nakalabas ka, hala, may mga bagong tao, may mga ganyan, may ganap. Oo. Yun, parang ganun. So, ang saya-saya lang. Sobra. Yun. Will you love the ex-boyfriend of your friend? Oh my God! Feeling okay. Ko kasi hindi mo control yung pagmahal mo. Diba? Control mo ba yun? Kung meron talagang connection. Pero, hindi mo makokontrol yun. Tama. Pero once na pinapasok mo kasi siya sa buhay mo, parang dun magsa-start eh. Yes. So parang ano din, anong tawag dun, rule ba yun? Na parang yes. Delikadesa. Tama. Yun. Parang halimbawa, yung ex mo. Yung ex mo. Imaginein mo, biglang mag-chat-chat sa akin or makikipag-quitun. Parang ako mismo, ma-awkward ako. Hindi ko siya i-entertain. Una pa lang, parang hindi ko siya mahal. Oh. Parang ganun. Tsaka, diba? Ano, awkward. Awkward talaga siya. Ganun, parang, ang daming tao sa mundo, bakit kailangan ganun? So, no ang answer po namin dyan. Yeah. Okay. May similarities po ba kayo pagdating sa ideal man? Ano bang ideal man mo? Ano-ano, ideal man ko? Kinikinig ka na agad eh. Ika namin. Iniisip mo eh. Ika na lang muna. Ako, gusto ko yung sobrang supportive na yung ipo-push ka to be a better person pa rin. Tapos yung mag-grow kayo with each other. Together. Na, at saka as an individual. So, kumbaga, kung gandang kara ka, tapos meron ka pa rin individuality pa tawag. Oo. Basta 'yun. Pero meron din kayong ano bond na kayo din dalawa. Oo. Ako naman ang ideal man ko yung ano, yung mamahalin yung family ko. Oh. Big deal talaga siya sa akin. 'Yun, yung papakisamahan yung pamilya mo kasi mahirap 'yun eh, 'di ba? Yes. 'Yun, yung mas mamahalin niya yung mga mahal mo sa buhay talaga. Totoo 'yun. Pag 'yun nagawa niya, talagang wow. Ay nako, oo. So, okay. Gusto ko din yun, syempre. Yung gano'n. No? Syempre. Para happy lahat, nag-i-imagine okay. Na. Last question! Totoo po bang darating sa time na mapapagod ka ng magmahal? Parang imposible. Na kasi parang, kaya tayo nabubuhay para magmahal. Oh, totoo. Kahit pigilan mo yan, talagang aano yan eh. Kahit sa love life ha, kahit pigilan mo siyang pumintig, darating ang time. Pag dumating yung tamang tao, diba? Lalo na kapag hiniling mo yung nilaan para sa'yo na hiniling mo, dumating. Kahit sa'yo mo, pagod na ako eh, hindi eh. Oh, kaya ganun talaga yan. Pak-pak. Diba? Kahit masakit, eh, yung taong magmahal sa'yo, yun din ang makakasakit sa'yo. Pero mahal mo pa rin. Alam mo yun? Minsan yung mag-away-away. Ganun. Siguro yung sinasabi nilang ano, yung parang mapapagod ka na magmahal. Bawa, yung partner mo, talagang grabe na yung ginagawa niya sa'yo. Alam mo yun, yung sobra ka na niya sinasaktan, dun ka mapapagod. Yeah. Sa taong yun lang. Pero after that, magmamahal ka pa rin. Tama. Ganun. Oh. Ay, nako. Okay. So, dahil dyan, ayan. Ikaw, may tanong ka ba? Alam mo, pinagpawisan ako eh. Hindi dahil sa kapag, dahil sa mga tanong. Ako ganun. Din eh. Basta na kinikili ko. So, ayun na nga. Sige, magkikwentuhan pa kami. Oo nga. Na mga sikreto. Wow.
Gretong malupit. So sana yung mga natutunan kayo sa aming ano, sa aming conversation ngayon na seryoso. Seryoso. Oo. Salamat sa panonood ng video na ito. Maya-maya matutulog na kami. Anong oras ka ba usually natutulog? Yun talagang yung body clock mo. Kusa siyang... 12. Ah, mga 12. Ako kasi mga ano pa eh, 3 a.m. Grabe. So, mamaya, tulog na siya. Ako gising na gising pa rin ako. Good luck na lang sa akin. Lalarayin ko na lang yung mga Barbie dito. Ayun. O siya, sige na. Good night, everyone. Good night. Sana mag-enjoy kayo ngayong bakasyon. And kasama niyo sana yung mga mahal niyo sa buhay. Yun lang. Bye!